Kasi po sa matagal na panahon, Chairman, binigyan po ng napakasamang imahe yung September 21. Ang narinig lang po natin ay isang narrative. Alam niyo po, Chairman, sa mundong ito, dalawa dapat ang narrative na naririnig natin. Kung narinig na po natin yung isang narrative, okay. Pero wag naman natin isuppress yung isang narrative. Yung isang narrative po ay itong martial law ay nakapagdulot din po ito ng pagliligtas sa ating bansa na tayo po ay maging communist country. At marami din po tayong mga kasundaluhan ang nagbigay po ng buhay para maligtas po ang ating bayan na tayo po ay makubkob ng mga komunista. Kasi nung panahon po na yan, Chairman, ay malakas na malakas ang komunista sa Southeast Asia. Katulad po ng nangyari sa Korea, katulad po ng nangyari din sa Vietnam, kung natatandaan niyo po sa Indonesia, napakalakas din po ng komunista dyan. Nagkataon lang po na matindi yung kanilang presidente nung panahon na yun. Tinapos niya agad yung problema doon. At ganun din po sa Malaysia. Kaya po itong pagtatag ng martial law, hindi naman po natin sinasabi ano, na pinasisinungalingan natin yung sinasabi naman ng isang narrative. Oh, sige, nandyan yung narrative ninyo. Pero may isang narrative. Huwag naman natin solohin lang. Kailangan, kung kinikilala ninyo, yung mga bayani nyo dyan, meron din isang bayani dito. At dapat din natin silang kilalanin. Sapagkat kung hindi dahil sa kanila, eh hindi natin mai-enjoy lahat ito. Ini-enjoy natin ang kalayaan na ito dahil sa sakripisyo ng mga sundalo na ito.